Hello guys, magandang araw. May bago na naman akong ituturo sa inyo guys. Guys, isang ano to, Redmi Note 9, nabasa ito ng tubig. So, ang problem niya guys, may power pero namamatay at saka hindi nagcha-charge. So, malamang napuno ito ng tubig sa loob. So, ang technique natin dito, ayun guys, namatay. So, ayun guys, namatay na kaagad, ang bilis. Ang bilis siya mamatay, so nabasa siya ng tubig. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin ito ibalik sa normal. So gagamitan natin to ng Hudson reducer na panglinis. Yun ang pinakamagandang tricks sa kanya guys. So hindi tayo magpapalit ng kahit anong piyesa guys. Basta i-recover lang natin yung mga laman nito. So papakita ko sa inyo guys kung paano siya ibalik sa normal. So I hope na may bago kayo matutunan sa gagawin natin. So tingnan nyo guys kung ano gagawin natin. So binuksan ko muna yung mga tornilyo guys, pero dati na pa rin siyang nagalaw. So ang sabi ng may-ari sa akin ay napalitan na raw ng LCD. So okay lang, wala namang problema. So ang habol natin ngayon guys na bumalik sa normal, na hindi siya namamatay. So may power siya, ang problema sandali lang namamatay kaagad. Siguro dahil grounded. So, ang strategy natin dito, hanapin natin kung saan yung mga sunog. At yun ang lilinisin natin guys. So, ito, medyo malinis yung taas. Baka yung ilalim nito ang may basa. So, buksan muna natin guys. So, check natin yung ilalim nito guys sa likod. Tanggalin muna natin yung motherboard kasi baka may tubig kasi nabasa eh. Para sigurado tayo. So, ayun. Nabasa din pala siya, guys. Basa din. Pati yung sa switch niya. Basa. So, babaklasin natin yung switch. Lilinisin natin to. Lahat na makikita natin dito, lilinisin natin. So, puno siya ng tubig. So, delikado to, guys. Kung, ano, pinatagal pa. Lalong sasakit ang ulo na may-ari nito. So, buti na lang. Kahapon pa lang daw kasi nabasa, kaya linis na lang natin. Binaklas ko yung pinaka power flex niya, so lilinisin lang natin to. Wala tayong ibang papalitan. Kung meron man ibang ground nito, buburahin natin. Ang kagandahan lang dito guys, sa panglinis na ginagamit ko, yung Hudson reducer, kung ano man yung mga tubig guys, pag natamaan siya ng panglinis, nalulusaw yung tubig. So pumapalit sa kanya yung ano, yung Hudson reducer, nawawala siya, natutuyo. So yung pinakamaganda sa kanya guys. So baklasin muna natin yung pinakakamera niya para matry natin niya, malagyan natin ng panglinis para sigurado tayo. So kailangan tanggalin yung camera guys para iwas na hindi matamaan ng gamot yung camera, kasi importante yung guys. Pag natamaan kasi yung camera guys, natamaan ng gamot, lusaw yung camera. So iwasan nyo na matamaan yun. So binuksan ko muna to. So far wala namang ano, wala namang tubig dito, lang sa may lagay na SIM card. Malamang to guys, yung sasaksakan ng charging, may tubig to kasi ayaw din mag-charge. So mamaya bubuksan natin, tingnan natin kung may tubig din sa baba. So inuna ko muna yung motherboard, nilinis muna natin. So ang ginamit natin dito, blower lang. So yan ang pang recover natin. Yan ang pinaka best way talaga. Pag nabasa, napagan lang natin ng Hudson reducer, tapos linis-linis, automatic mawawala na yung tubig guys. So binalik ko muna yung camera para doon na tayo sa baba naman. So check natin yung sa charging pin mamaya para sigurado. So binalik ko muna ito para hindi madumihan. So at least malinis na. So ayun guys, kailangan dito guys, pag ano, pag may mga unit kayo na basa, kung meron kayong ano, tips ko lang sa inyo, kung may mga blower kayo ng buhok, pwede yun, pwede gamitin yun. So pag naglilinis, so ito guys, basang-basa din pala yung charging pin saka yung sa terminal flex nya. So ayan guys, kita nyo naman, sunog na sunog. So maraming
diode ang ano. Maraming layout ang putol. Mga tatlo. So, lilinisin natin to, babaklasin natin, bubugahan pa rin natin ng Hudson reducer. So, yung kagandahan dito guys, sa mga panglinis natin na ginagamit ko, talagang effective talaga siya. Never ako nakaka... Hindi pag mga ganito guys, never nangyari sa akin na pag nabasa, hindi nabubuhay. Kadalasan nabubuhay talaga. Maganda talaga kasi yung panglinis na ginagamit ko, talagang 100% talaga siya na natutuyo agad. Tsaka pag natamaan yung tubig guys, nalulusaw yung tubig, nagiging ano siya, nagiging namumuti, tapos biglang nawawala yung tubig. Yan ang kagandahan. Tsaka pag tinamaan yung mga kalawang-kalawang guys, natamaan siya ng panglinis, nagiging bra, parang branyo ulit. So yan ang pinakamaganda. So sa experience ko, sige guys, sa mga ibang panglinis, never ako nakakita ng gano'n na pag natamaan yung kalawang, natamaan ng gamot, hindi bumabalik sa normal yung mga lid. Tulad yung mga lacquer thinner guys, wag na wag kayo gumamit, talaga masama talaga yun. So delikado yun pag yun ang ginamit nyo, yung mga diode na maliliit na to, namamatay yun. So mangyari, imbis na magawa yung cellphone, magiging patay na. So kawawa naman yung customer pag gano'n nangyari, imbis na umasa na magawa, lalong namatay. Ang masaklap lang kasi dun guys, kung makatapat kayo ng technician na wala rin alam. So pag natapat kayo sa technician na wala rin kaalam-alam, patay tayo dyan. Yan ang malaking problema natin. So ito guys, sunog na sunog yung terminal flex niya, pero kayang-kaya pa ito ibalik sa dati. So lilinisin muna natin bago natin hinangin. Ganun lang yung mga ano dito guys, technique dito. Mamaya papakita ko yun sa microscope na malinis na ito lahat. So hihinangan natin ulit ito para bumalik. Kaya ko nilalagyan ng flux guys, para pag hininang yung lid, nagiging normal ulit, bumabalik sa normal. So hindi siya katulad ng ibang flux na pag nilagyan mo, hindi kumakapit. So itong flux na ginagamit ko guys, once na dinaanan ng solderin, nagiging brand new ulit siya. So maganda yung, perfect yung gawa. Hindi siya yung bara-bara. Kaya ako maibigay ko na payo guys sa mga bagong technician pa lang. Umorder kayo ng original na ano, flux. Yung gawang US. Yun ang pinakamaganda guys. Sa experience ko talaga, napakaganda nun. Wala pang sablay. So lahat ng mga hinihinang ko guys, nagiging kahit yung lid na konti na lang, nabubuhay pa siya. So yan pinakamaganda talaga. Hindi palaki ng problema, hindi siya dadami. So konting problema lang, nagagawa ng solusyon. So kaya bumabalik sa normal. Yan pinakamaganda dito guys. Yung pag may gamit ka na magaganda, hindi hassle sa mga gumagawa. So yan ang payo ko guys, kung gusto niyo matuto, magtanong kayo, mag-comment kayo kung ano yung mga gamit ko at ibibigay ko sa inyo. Kung ano yung mga ginagamit ko na panglinis, mga gamit ko pang gawa, ituturo ko sa inyo pinakamaganda mga gamit para hindi kayo mahirapan sa mga bago nag-aaral ng technician. So hindi ako mahirap kausap. Kung gusto niyo tanong, tanong kayo, magko-comment kayo, sasagutin ko. So yan ang, hindi ko naman tong eto guys, oh, normal na normal na. So yung kaalaman ko guys, hindi ko tinatago, pinapamahagi ko sa iba. So ito guys, bagong-bago na kanina, talagang sunog na sunog. So ganun yung strategy ko guys. Hindi ako nagdadamot, kahit sino nagtatanong, bibigyan ko na idea para may alam din kayo. So wala namang masama kung magbigay tayo ng technique na alam naman natin na nakakatulong sa iba. So yun ang ginagawa ko. So I hope guys na may bago kayong natutunan sa mga tricks na ganito, sa mga linis-linis. So magtanong lang kayo guys para sasagutin ko. So ito na guys, try na natin. So kanina guys, hindi siya nagcha-charge. Kahit anong saksak ko, ayaw talaga. So ngayon nagcha-charge na siya. So tingnan natin guys kung okay yung power. Pag ang kuryente niya guys is 1.8, 1.4 ganun. Kasi kanina 1 ampere lang. So pag ganun kasi guys, sira, maraming sira. Pag 1.8 normal yung guys, ayos na, wala na tayong problema. Bigay na natin sa customer. So check na lang natin guys kung papasok siya ng 1.8, 1.6. Tingnan natin. 1.8, 1.6.